Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Anong atin dyan, Pops Lord? Mga Pops, sa araw na to, September 28, isinilang ang isang presidente. At namatay naman ang isa. At sa kasaysayan ng Pilipinas, ay magkasunod pa ang panguluhan nila. September 28, 1910, ipinanganak ang tinuguriang The Poor Boy from Lubao. Isang makata at bar-top natcher. Nagsilbing kongresista ng unang distrito ng Pampanga, naging delegado sa UN General Assembly at vice-presidente ng Republika bago naging ikasyam na pangulo ng Pilipinas. Siya, si Diosdado Macapagal. Bilang vice-presidente noon, may pagkakahawig ang sitwasyon ni Macapagal kay VP Lenny. Dahil taga-Liberal Party na oposisyon, hindi binigyan ng nasyonalistang si Presidente Carlos Garcia ng anumang cabinet position si Macapagal. Pero ang sabi ay ginamit lang daw ni VP Dadong ang pagkakataong yun para makapag-ikot sa Pilipinas. Ang resulta nung 1961 elections, tinalo ni Macapagal ang re-electionist na si Garcia. Si Macapagal din ay tumakbo for re-election noong 1965. Pero isang miyembro ng Liberal Party ang tumalon sa bakod ng nasyonalista para talunin siya. Ang tumalo sa kanya, walang iba kundi ang Senate President na si Ferdinand Edralin Marcos. At alam na natin ang nangyari sa sumunod na 21 taon. At sa araw ding ito, sa petsa ng kapanganakan ni Macapagal, September 28, ay ang petsa rin ng kamatayan ni Ferdinand Marcos. September 28, taong 1989. Nga pala mga Paps, alam nyo ba kung sino ang unang secretary ng Department of Health ni Diosdado Macapagal noon? Aba, ang pangalan niya, Dr. Francisco Duque Jr. Yes mga Paps, ang tatay ng kasalukuyang kalihim na winarak ng COA. At yan ang headlines noon, history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita.